awit at papuri, alay namin sa iyo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba poong Jesus Nazareno, tayo ngayon ay mag-ipon. Sambahin ang poong, mag-iwang tayo sa ating dibusyon. Purihin ang Panginoon. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyuri. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos, na tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumika sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod nang kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo, sa pagtatapos ng linggong ito, no, at least medyo, kumbaga, malumanay na, no, kalmado na si Jesus sa kanyang paghahabilin sa kanyang mga alagad. Kasi kung babalikan po natin at hayaan yung balikan natin ulit yung mga binitawang mga salita ng poong Jesus Nazareno sa buong linggong ito. Nung Lunes, ginulat po tayo, no, ng sabihin ni Kristo o sabihan ni Kristo yung kanyang mga kausap noon at ito rin yung mensahe na iniwan sa atin at ang sabi po, napakasama ng lahing ito. Dahil yung background ay, no, yung mga Pariseo, mga eskriba ay hindi talaga matanggap-tanggap sa Jesus. Pilit silang humihingi ng signs, no, ng palatandaan para tanggapin nila sa Jesus. Pero kahit anong palatandaan ang ibigay o makita nila, sadyang ayaw nilang kilalanin si Jesus at yung panawagan ni Jesus na magsisi at magbago. Kaya sabi niya, napakasama ng lahing ito. At kung sa panahon natin, bakit nga ba tayo masasabihan na napakasama ng lahing ito? Magandang mapagnilayan, no? Dahil
ang generations ngayon, no, ginagawa nating tama ang hindi tama, ginagawa nating normal yung hindi normal, at okay tayo doon. Okay tayo sa mga tao na magnanakaw, sa mga pumapatay, okay tayo doon. No? So, pwedeng masabi na baka nga, no, may katotohanan talaga na masabihan tayong napakasama ng lahing ito. Nung Martes, ang sabi naman niya, kayong mga Pariseo, inuhugasan ninyo ang labas ng tasas at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Yung naiiwan na lang tayo sa panlabas lang, mas mahalaga sa atin kung anong nakikita sa labas at yung gusto nating i-portray. Diba, no? Yung maayos ng pananamit, no? Pero yung utak, yung pag-iisip, eh, balahura naman. Diba? So magandang mapagnilayan natin ng maigi ito. Lahat na lang, parang gusto natin, branded, gusto natin talaga, yung kung ano yung uso, puro external yung pinagtutuunan natin. Eh, kawawa tayo. Yun ang sabi ng Poong Nazareno. Kung may iwan lang tayo doon. Yung bang, pag ang nagmamotivate sa iyo, di ba, no? Kung yung nagmamotivate sa iyo ay kung ano lang yung nakikita mo sa panlabas, eh, hindi ka talaga magiging okay dyan. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, sa pagpapatuloy na, no, ng pagharap niya sa mga tao, no, sapagkat ang ibig ninyo ay ang mga luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Diba, yung external, tapos yung gusto natin, yung napapansin tayo lagi, no, yung gusto natin, yung napapalakpakan tayo lagi. Yan. Kaya ang daming mga TV shows na pasikatan ng pasikatan. Yan. Eh baka doon tayo nauuwi, hindi natin napapansin, maging ang ating mga sarili, andun na rin sa ganong mentality. No, yung, siguro, no? Marami sa atin talaga kulang sa pansin at gustong magpapansin talaga, no? Eh, maintindihan naman natin. Kailangan natin intindihin anong pinanggagalingan, bakit gustong-gustong mapansin at magpapansin ng isang tao. Nung Webes, ang sabi ni Kristo, kawawa kayo, mga dalubhasa sa kasulatan o kautusan, sapagkat inaalis ninyo ang susi ng karunungan. Yung naliligaw tayo o inililigaw tayo. No, kung ano yung tama, babaguhin, pinipilit nating palitan hanggang sa wala na. Kung ano-anong batas na ang umiiral, pag ikaw yung nakagawa, may gagawin na batas para lang mapagtakpan. So, kaya ang tanong nga natin, di ba, ano ba talaga ang totoong kwento? Ano ba talaga ang katotohanan? Kasi taon-taon, gusto nating takpan. So, komplikado, no? Pero ginagawang ng tao, komplikado ang buhay natin. At nung kahapon, ang sabi po ni Kristo, mag-ingat sa libadura ng mga Pariseo. Ano ito? Yung pagpapaimbabaw, yung pakitang tao, yung hypocrisy. Yan. Ang ganda sa English, no? Sa hypocrisy. Yan. Pero masakit masabihan na ipokrito. Kasi ibig sabihin, hindi tayo nagpapakatotoo. Nagpaplastikan tayo. Nangangamoy plastic na sa paligid. At ang sinasabi ito ni Jesus para imulat tayo, no? Hindi tayo sinasabihan na inusgahan na tayo, kundi laging may panahon para ayusin natin. May panahon pa, no? Sabi ko nga kahapon, nakakasira sa kalikasan ng plastic, no? At lalo nakakasira sa relasyon yung magplastikan. At yun yung atmosphere ngayon, no? Dati magkakaibigan,
Dati nagtatanggulan, ipinagtatanggol ang isa, kahit mali, ipaglalaban. Pero ngayon, wala, laglagan na ng laglagan. Ngayon gusto natin makakita tayo ng mga totoong tao, tunay na tao. At sana sa atin nagsisimula, no? Ako mismo, ikaw mismo, maging totoo. Lalo tigit, maging totoo sa harapan ng poong Jesus Nazareno. Kasi, no, kumbaga, sabi nga ngayon, sa Ebanghelyo natin, sino man ang kumilala sa, no, kay Jesus, sa harapan ng mga tao, kikilalanin din. Pero yung i-deny siya, i-deny tayo, hindi sa mga tao, kundi dun sa mga anghel sa langit. Na pag sinap, di ba masakit din yung masabihan ba na, who you? Oh, di ba magkaibigan tayo? Ngayon, who you? Di ba yung mga ganong... At alam niyo, sabi nga sa Ebanghelyo natin ngayon, napakabait ng poong Nazareno kasi kahit na may mga panahon na idinideny mo siya, may mga panahon na mas ipinagpapalit natin, mas nagtitiwala tayo sa mga taong nangangako, no? Sa mga politician, sa tao, sa pare, no? Mas nagtitiwala tayo kaysa sa poong Nazareno. Pag nagka-problema, iyak tayo sa Nazareno. Susumbong tayo sa Nazareno. Pero pagkatapos naman yan, pag nasa labas na tayo, oh, doon tayo sa kung sino nagbibigay ng pera, doon yung ating loyalty. Kung sino yung pinapakinabangan, nakakuha tayo ng pakinabang, yun ang loyalty. Matanda nating isang tabi yung katapatan natin sa Diyos. Kasi nga, ang bait ni Kristo, no? Mabilis siyang magpatawad eh. Mabilis siyang mag-move on. Pero ang paalala ni Jesus, ang hinding-hindi mapapatawad ay yung mamaliitin mo, lalaitin mo ang Espiritu Santo. Yun ang hinding-hindi niya makukonsinti o sabihin na natin, hinding-hindi niya ito palalampasin. So sana po, no? Lagi tayong magtiwala sa Diyos. Kasi yung pagmamaliit sa kakayahan ng Diyos na wala na siyang magagawa sa buhay mo, sa buhay natin, o sa lipunan natin, pangiinsulto na yan sa Diyos. Hindi tayo ang Diyos. Hindi tayo ang may control sa Diyos. Tayo ang dapat nagpapakontrol sa Diyos. At ang hinihiling niya lang naman lagi, manalig tayo sa Kanya. Kahit anumang hirap na pinagdaraanan natin, na minsan na pakiramdam natin, pinabayaan tayo, huwag tayong aalis sa Diyos. Naiintindihan din naman ng Diyos kung nagdududa tayo paminsan-minsan, no, nawawalan tayo ng pag-asa sa Kanya, naiintindihan niya ng Diyos. Pero wag na wag kang aalis sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Panginoon ang ating siguridad. Ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Ang ating pong itutugon, Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang simbahan naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Atin nawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos, gaano man kabigat ang ating mga pasaning suliranin. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga walang hanap buhay, naway makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nabibigatan sa pagkakasakit,
naway makatagpo ng kasiyahan sa pag-ibig at tiwala ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumao, naway magtamo ng mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyon. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Alam mo.
sa aking mga Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman.
Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Heso Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat.